So yun mga kaibigan, ang pinakadabes na ating pagmalaki, no? O kaya yung ating mabuting gawa, no? So yan, no? So hindi tayo magmalaki doon kundi ang ating kapwa, no? So yan, ipagsabi ngayon ang mabuti nating ginawa. Kaya magawa tayo ng mabuti, mga kaibigan. So yan, no? So ano ang sabi? Gawa mong kahanga-hanga ay aking sasambitin. So pinakadabis dito, gamitin natin yung ating mga gadget, no? So marami tayong gadget, i-share natin yung mga magagandang lines na makukuha natin sa scripture. Sunod po, mahal ko Yahweh ang templo mong tahanan, no? So mga kaibigan, isa sa paalaala po natin ito, no? Na pag sa tayo ay pupunta sa bahay ng ating Panginoon, sa simbahan, sa templo o kung saan man, kung saan tayo, saan natin ginaganap ang religious obligation po natin, igalang po natin. So magdami tayo ng ayon sa nararapat upang hindi natin ma-disturb ang iba na ating katabi. At huwag na po tayong gumamit ng cellphone sa loob ng tahanan ng ating Panginoon. Dapat naka-off yan, o kung may mga businessman po, pwedeng i-silent siya, no? Upang just in case, yan, para hindi ma-disturb yung atin. Kasi halimbawa, doon tayo ng 1 hour, halimbawa 1 hour, no? So halimbawa 1 hour tayo, no? So dapat buong puso po natin ibibigay yan sa ating Panginoon, no? Na wala mo ng cellphone, no? Pagdating sa bahay o paglabas sa kan natin, i-turn on ang ating mga cellphone, no? Ulitin ko po, mahal ko Yahweh ang templo mong tahanan, no? So yan, no? So mayroon pang story dyan mga kaibigan, yung pumunta ang ating Panginoon Kristo doon sa Jerusalem, doon sa templo, may nakita siya doon nagtitinda, may mga sa palitan ng pera, no, money changer, at tapos yung mga nagbibenta ng kalapati, bibenta ng ano, no. So nagalit siya ngayon, linatigo niya, no. Nagalit ang ating Panginoon, ang sabi niya, no, ito ay ang templo ng aking ama, at hindi niyo ginagawa niyo ngayon na kung ano-ano, no. So yan mga kaibigan, tandaan po natin yan. Pag sa loob tayo ng mga religious building o kaya ng simbahan, igalang po natin. Kasi pag tayo masunurin at magalang, ibig sabihin niyan, tayo po ay kaibigan ng ating Panginoon. Kaya napakaganda mga kaibigan, pag tayo ay dyan. Ah? So yan. Ah? Mahal ko Yahweh ang templo mong tahanan, sapagkat naroroon ang iyong kaluwalhatian. Ah? So bakit po natin igalang? Dahil nandoon ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. At alalahanin natin, pag diyan ang Espiritu ng ating Panginoon, mayroong tayong kalayaan. Kalayaan sa tampo, kalayaan sa galit, kung di ang ating maramdaman ay ang kagalakan. Di ba? Napagaganda pagkagalakan. No? So di ba halimbawa, no? So mayroon akong patalastas po muna. No? So halimbawa, galit na galit ang mami, no? Alam niya mga kaibigan, ang kanyang luto, kahit anong expert siya sa pagkain, ay hindi masarap. Subalit, pag mayroong kagalakan ang mami, siya ay nagluluto, nag-aawit pa, sumasayaw-sayaw, naalaala ang masumba, nakita ang sumba action, so ngayon, masaya, napakasarap ang luto. So, bakit? Dahil mayroon siyang kagalakan. At pag mayroon siyang kagalakan, ang sahog ng kanyang liluluto ay ang pag-ibig. Diba? No? Kaya pasalamat tayo. No? Palakpakan natin ang mga mami, ang mga super mami. Palakpakan natin, napakagaling magluto. Kaya bigyan natin siya ng kagalakan. Kaya wag pagdating yung mga estudyante ng kalayaan high school, kalayaan elementary school, pagdating sa bahay, bigyan ng kagalakan si mami upang siya ay makaluto ng masarap, para maging malusog ang bawat isa sa atin. Pag malusog ang bawat isa sa atin, magkaroon ng kagalakan ang ating tinatawag na tahanan. Of course, kung saang barangay tayo o kaya saang place tayo,
nandoon din po, mga kaibigan, ang kagalakan. Ulitin ko po muli, sapagkat naroon ang iyong kaluwalhatian. Mahal ko, Yahweh, ang templo mong bana, tahanan, sapagkat naroon ang iyong kaluwalhatian. So where the Spirit of the Lord is, there is liberty. So dito na, sunod na tayo. Sa parusa ng masama, huwag mo akong idamay. So mga kaibigan, mamuhay tayo na mayroong katarungan dahil may parusa talaga pag gumawa tayo ng kasamaan. Kaya iwasan natin. Sikapin po natin, magtulungan po tayo, i-remind po natin ang bawat isa na tayo ay gagawa ng may katuwiran o kaya iiwas sa karahasan. So kaya mga anak, mga estudyante ng Kalayaan National High School at Elementary School at sa lahat ng schools, dapat kayo ay sumunod upang maging maayos. At alalahanin natin, may parusa ang paggawa ng masama. Makaapekto sa atin at makaapekto rin po sa ating pamilya. Pag ang estudyante hindi nag-aaral ng maayos, paraging nagkakating, at pagdating ng panahon na tinatawag ang magulang sa guidance, so doon na lang umiiyak ang magulang dahil pag galing sa bahay na ka-uniforme, mayroon pang baon, subalit hindi pala nag-aaral. Subalit salamat naman sa panahon ngayon, parang wala na kasi namimiss ng mga bata ang mag-aaral. Namimiss ang bawat isa, So, ibig sabihin na gustong-gusto na talaga na mag-aral para makita ang mga classmate na kanilang mga kaibigan. So, kaya napakaganda, mga kaibigan, pag yan po ang ating gagawin. So, kaya alalahanin natin, parusa ng masama, huwag mo akong idamay. Kaya tayo ay iiwas sa karahasan. Ilimayon sa parusa ang mahilig sa pagpatay. So yun, mga kaibigan. So alalahanin natin, mahihilig sa pagpatay. So yan, So basta ang pinakamaganda, gagawa po tayo ng mabuti. Mga taong walang magawa kundi kasamaan ay palaging naghihintay na sila ay suhulan. So yan, kaya ang sabi dito, tayo ay ang sabi dito sa guidelines, sa scripture na kalagay, sabi nila ang mga gumagawa ng masama ay huwag na pong gumawa ng masama, gumawa na ng mabuti. So yan, ngunit para sa akin, gagawin ko ang tama. So mga kaibigan, gagawin po natin ang tama. So saan man tayo naroroon, ano man ang ating ginagawa, gawin po natin ang tama. So dahil pag tama ang ating gagawin, marami ang matutuwa. So ibig sabihin, makapagbigay po tayo ng blessings sa ating kapwa pag gagawin natin ang tama. So pag alimbawa sa tahanan, gawin natin ang tama. Ang mga kabataan ay sumunod, magalang sa mommy at daddy. So ibig sabihin, mga kaibigan, masaya at maging maayos ang tahanan. Pag doon naman sa paralan na may estudyante, lahat ay sumunod at magalang sa kanilang mga guro o sa bawat kapwa at sa lahat ng mga faculty and staff at sa lahat ng mga staff ng school. Pag lahat ay gagawa ng tama, napakaganda. Kasi susunod sila at magalang. Pagdating nila sa labas, sila naman ay masunurin at magalang. Of course, kung magawa sila ng tama, napakasaya, napakaganda. Kaya napakabuti, mga kaibigan, pag tayo ay gagawa ng tama. Pag tayo naman ay isang empleyado, o kaya gumagawa o gagawa tayo ng tama, ang ating boss naman ay masaya. Kaya napakaganda. So bigyan po natin ng kagalakan ang kung sino man ang nasa taas sa atin upang maging maayos. At maliban dyan, nagbibigay tayo, magpangiti natin ang ating Panginoon. Kaya iligtas mo ako at sa akin ay maawa. So dito, mga kaibigan, ito ay figurative. Iligtas po tayo ng ating Panginoon sa anumang kapahamakan at iligtas po tayo sa paggawa ng hindi tama. Kaya sa umaga,
napakaganda na tayo manalangin upang gabayan tayo upang gagawa tayo ng tama, no? Dahil ang Diyos ay may awa at habag para sa atin. Ako ay iligtas sa lahat ng kapahamakan, no? So kaya ito ang mga dalangin ng mami at daddy, mga kapatid, no? So alam niyo ba, mga estudyante, mga kabataan, lahat na anak, no? Pag umalis po kayo ng bahay, walang magawa ang mami at daddy, hindi na nila alam kung ano ang iyong ginagawa sa labas. Subalit ang kanilang pinakamagandang gawin ay luluhod, lumapit sa ating hari ng mahari, Diyos sa mga Diyos at pag-iyon ng Panginoon upang hilingin na kayo ay ingatan. No? Kaya mga anak, ha? So huwag kalimutan na sundin at igalang ang mami at daddy dahil kahit kayo ay malayo, kayo ay pinipray. So, tingnan nyo yan, no? So, alam nyo, yung batang-bata pa tayo, no? Hindi tayo pinapadapuan ng ating mga magulang. Hindi na tayo pinapadapuan sa lamok o sa langaw o kung ano paman. So, ibig sabihin talagang binabantayan ng maayos, no? So, kaya napakaganda, no? Na ibalik natin sa ating mga magulang ang paggalang at pagsunod sa kanila upang tayo naman ay bigyan ng mahaba at masaganang buhay at long and abundant and satisfying life, no? So, yun ang ibibigay sa atin pag tayo sumunod at magalang sa ating nanay at tatay. At of course, pag tayo ay magalang at masunod sa ating nanay at tatay, paglabas natin, ganun din po ang ating gagawin. Kaya magkaroon tayo ng matahimik na barangay. No? So yan, no? Ano pa? Pupurihin ko si Yahweh sa gitna ng kapulungan. No? So yan. So dito mga kaibigan, kahit saan man tayo. No? So halimbawa, no, sa iyong abang lingkod mga kaibigan, halimbawa makalapag ang eroplano na aking sasakyan sa ibang bansa, ako ay nagpipray, no? Ipanalangin, pasalamat natin, proteksyon, no? Saan man tayo. Kaya ugaliin natin, halimbawa tayo sumakay sa airplane. So pag halimbawa na pag makarating na doon sa airport naman ay mayroong prayer room, no? 'Di ba nakalagay? So saglit, no? Magpray. So minsan nakalimutan natin dahil naalala na natin ang ating mga sundo, no? At ang ating pasalubong kung sino ang ating bibigyan. Subalit napakaganda at napakabuti mga kaibigan pag tayo po ay dadaan muna sa prayer room, no? So lahat naman ng airport ay mayroong prayer room, no? So yung pumunta po ang yung abang lingkod po sa Bangladesh, mayroon din po sila doon sa Hong Kong, Singapore, at pati sa saan, no? Mayroong tinatawag na prayer room. Mayroon ng instructions doon, huwag matulog doon sa prayer room. So, ibig sabihin, napakaganda, no? Purihin ko si Yahweh sa gitna ng kapulungan, no? So, yan mga kaibigan, napakaganda pag tayo ay sa ating Panginoon. So, dito na po tayo, patuloy tayo. Si Yahweh ang muog ng aking buhay, no? So, ang kwan mga kaibigan, no? So, di ba noon yung sa panahon ng pag makapunta po tayo sa UK, no? Sa United Kingdom. Mayroon po doon na makikita na sa panahon pa kasi ito ng chariots, no? Yung mga kabayo, mga espada. So mayroon doon na parang shield siya, no? Shield siya, no? Pati pala yung buong katawan ng mga sundalo noon ay mayroong proteksyon na bakal. Subalit, ang open lang doon ay mata, no? Mula sa taas hanggang pababa. Nakita ko doon na mayroong kwan po pala, mayroong proteksyon, no? Kasi ang kalaban noon ay pana pa. So ngayon naman, dahil high-tech na, mayroon na tayong tangke de guerra, no? Na kahit barilin, hindi matamaan, hindi matablan, no? So, yan, no? So, ibig sabihin, high-tech na rin po, no? So, balit, mga kaibigan, tandaan po natin, si Yahweh ang muog ng aking buhay, no? Siya yung pinaka-the best protection natin, ang ating Panginoon. Walang ibang pinaka-the best na protection ay ating Panginoon, no? Protection sa ating katawan na hindi tayo magkasakit, no? Kaya magtimpi po sa pagkain, no? So, kalimitan sa sakit ng tao ay dahil sa pagkain, no?
So yan, no? Kung hindi naman sa pagkain, mayroon tinatawag na spiritual, no? So tulad ng galit, no? Napakakban pala yan, napakatindi pala yan na magbigay ng sakit sa bawat isa sa atin, no? Kaya iwasan po natin na magalit ng sobra, magpatawad po tayo. Si Yahweh ang muog ng aking buhay, alalahanin natin. So minsan pwede natin sabihin, you are the strength of my life. Ikaw ang aking lakas. Dito naman si Yahweh ang muog ng aking buhay. No? Mayroong tinatawag tayo na kutang tanggulan. So, pag sinabi natin kutang tanggulan, ito yung ating muog, no? Ito yung ating proteksyon. So, yan. No? So, napakaganda mga kaibigan, pag ang ating Panginoon, ang siyang ating muog na siyang ating kutang tanggulan, dahil ito ay walang makadaig sa kanya. No? So, ibig sabihin, well protected po tayo. So, ibig sabihin, ang proteksyon natin ay hindi basta-basta. Dahil kahit binabantayan tayo sa ating pagtulog sa gabi, so, our Lord do not slumber nor sleep. No, siya ibig sabihin na hindi siya naiidlip at hindi natutulog upang tayo ay bantayan. Tulad din mga anak ng ating mommy at daddy na pag yung maliit pa po kayo ay binabantayan ang inyong pagtulog. No? So, konting iyak lang, si mommy ay gigising upang timplahan ng gatas, upang tingnan kung ano nangyari, upang makatulog ulit. No? Kaya mga anak, moral obligation po natin na ating suportahan ang ating mommy at daddy sa panahon na sila ay nangailangan na ng ating pag-aruga. So ano pa? Sino pa ba ang aking kasisindakan? Ha? So pag si Lord ang ating matibay na buog, pag siyang ating kutang tanggulan, pag siyang ating pinakadepensa, pag siya ang ating pinakamatibay na depensa, mga kaibigan, paano pa tayo masisindak? Dahil alam natin ang Panginoon ang siyang gumagabay sa bawat isa sa atin. Siya inag-ingat sa atin, siya po ang siyang gumagabay. So kaya yan, ha? Kung buhay ko'y pagtangkaan ng taong masama. Sila'y mga kalaban ko at mga kaaway nga. Mabubuwal lamang sila at mapariwara. No? So yan, makibigan. Tandaan po natin kung ano ang ating itinanim, dun po ang ating aanihin. Pag tayo ay magtanim ng sama ng loob sa ating kapwa, aanihin din po natin yan. Kaya magbigay tayo o kaya tayo magtanim ng kagandahang loob. Magtanim po tayo ng kabutihan. Magtanim po tayo ng good works. Magtanim po tayo ng pinaka-the best na makatulong sa ating kapwa upang tayo ay aani ng pinakamagandang aanihin. No? So, naalaala ko kasi yung lingkod po, mga kaibigan, ay isang magsasaka. So, yan, pag itinanim mo ay ang binhi na hindi maganda. So, maraming tinatawag na hindi mabuhay. No? Hindi siya mag-sprout. No? Hindi siya mabuhay. No? So, kaya maraming gagawin. Kaya pinipili mo ang pinaka-the best na binhi. So tulad din yan mga kaibigan, kaya itanim natin ang kabutihan upang ang ating anihin din po ay ang kabutihan. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan.